Candace, pinapatanong ng customer ko kanina kung ano daw ang pangalan mo o kung pwede daw bang mahingi ang phone number mo. Sana all talaga gustuhin ng mga boys. Pagbibigay alam ng kaibigan ni Candace na si Michelle. Nagtatrabaho sila sa isang sikat na mall bilang mga sales lady. Ang M&L Mall. Tumigil ka nga, Michelle. Lagot ka sa akin kapag may pinagbigyan ka na number ko. Siyempre, hindi ko binigay, no? Takot ko na lang sa'yo. Sabi ko sa customer ko, man-hater ka kaya wala siyang pag-asa. Sabi pa ni Michelle habang tumatawa. Excuse me, Michelle. Hindi ako man-hater, ha? Ayoko lang talaga magpaligaw at wala naman akong balak na magkanobyo. Sus, eh pareho lang yun. Ewan ko ba sa'yo? Sayang naman ang jeans mo. Napakaganda mo naman. Ayaw mo bang dumami ang maganda mong lahi? Eh ako nga, binibigay ko na ang phone number ko sa mga customers. Ayaw pa rin nilang tanggapin. Sagot ko na nga ang food and drink sa date namin. Ayaw pa rin nila. Huwag kang ganyan, Michelle. Pataasin mo naman ang self-worth mo. Paano ka gagalangin ng mga lalaki kung ganyan ka? Pangaral ni Candace sa kaibigan. Maganda rin naman si Michelle. Hindi lamang siguro sa dyan gaano malakas ang appeal nito sa kalalakihan. Huwag kang KJ dyan, Candace. Ewan ko ba sa'yo? Ayan, may customer na ako. Bumalik ka na nga sa pwesto mo. Puro ka chismis. Baka mamaya wala ka na namang benta. Masermonan ka na naman ang bisor natin. Lahat ng oras at atensyon ni Candace ay nasa kanyang lolo. Kaya wala na talaga siyang panahon sa pakikipag-date. Lahat ng kamag-anak nila ay nasa probinsya. Sila lang ng lolo niya ang nasa Maynila. Natagal na siyang empleyado ng mall kaya naman marami na talaga siyang kakilala. Maganda si Candace. Matangkad, maputi, maganda ang mga mata at makinis ang balat kaya malakas din siyang magbenta ng produkto nilang skincare. Kahit na sa totoo lang ay hindi naman siya gumagamit ng kanilang mga produkto. Mamahalin kasi ang kanilang mga tinda at mababa lang naman ang sweldo niya. Breadwinner pa siya sa kanyang lolo na may Alzheimer's. Bahay at trabaho na lang talaga umiikot ang buhay niya. Tapos pagkakarating sa bahay, ay aasikasuhin pa niya ang lolo niya. Isang araw ay kinikilig na nalapitan na naman ni Michelle si Candace sa kanyang pwesto. Uy, Candace! May bagong roving guard dito! Sobrang gwapo, promise! At napakabango pa! Ang laki ng katawan! Sa tingin ko nga may abs yun eh! Masayang bida ni Michelle sa kanya. Kaaga-aga lalaki na naman ang bukang bibig mo. Paninita pa ni Candace sa kaibigan habang inaayos at pinipispisan ng alikabok ang mga panindang skincare sa estante. Tuloy ang kamay niya sa ginagawa habang ang kaibigan niya ay tuloy ang bibig sa pagchismis. Ganoon naman sila sa mall kapag walang customer. Doon na lamang naman sila masaya minsan. Pampaalas din ang pagod at ngalay sa maghapong pagtayo sa pwesto at pag-aasikaso ng mga mamimili. Anong ang aga-aga, i-late ka na nga? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naman na-late ng pasok? Eh, ang tagal ng bantay kay Lolo. Hindi ka naman maiwan at baka makalabas na naman ang bahay at kung saan na naman mapunta. Nung minsan iniwan ko yun ng walang bantay, ayun, nakatakas. 3 oras kong hinanap. Nakita ko sa kalye kasama ang mga taong kalye tapos ang dungis-dungis niya. Kwento ni Candace dito. Ang swerte rin ng Lolo mo sa'yo, ano? Nakangiting papuri ni Michelle sa kaibigan. Hindi ako naniniwala sa swerte, Michelle. Lahat may dahilan. Lahat nakukuha sa hard work. At kung totoo mang may swerte, eh hindi Lolo ko ang swerte sa akin. Kundi swerte ako sa kanya. Siya kaya yung nagpa-aral at nagpakain sa akin nung nawala na yung mga walang kwenta kong mga magulang. Sayang nga lang at hindi ko natapos ang aking pag-aaral. Pero kapag nakaluwag-luwag, eh babalik ako sa pag-aaral. 26 pa lang naman ako kaya pwedeng-pwede pa akong bumalik sa college. Hindi ko lang maisingit ngayon dahil may sakit ang lolo ko. Mahabang pahayag ni Candace. Bakas pa rin ang positibong aura sa kanya kahit na mahirap ang kalagayan niya. Dami mong pinag-aabalahan, friend. Anyway, pagdaan ng bagong guard mamaya, eh ituturo ko sa'yo. Malay natin, siya na palang Prince Charming ko. Kinikilig na sabi ni Michelle. Sa kasamaang palad ay hindi na nila nakita ng araw na iyon ang bagong roving guard na ayon kay Michelle ay napakagwapo raw. Marami namang gwapo sa mall, pero iba kapag trabahador din sa mall ang gwapo. Sadyang pinagpapantasahan ng mga sales lady. Kinabukasan, madaming customer sa mall dahil araw ng Sabado, kaya hapon na nang makapag-lunch break si Candace. Absent ang kasama niyang pumapalit sa kanya kapag lunch, kaya pagod siya at hindi na napansin ang oras. Pagpasok ng kantina ay nakayoko naglalakad si Candace. Kachat kasi niya ang bantay ng kanyang lolo.
Tinotopak na naman daw ang matanda. Sa tindi ng pag-aalala ay hindi na napansin ni Candace ang kanyang kasalubong. Nabangga niya ito at natapunan siya ng sabaw ng sinigang nito. Ay, palaka! Gulat na sagaw ni Candace. Ay, sorry miss. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Ayan tuloy, napangga mo ko. Sabi ng isang lalaking nakaitim na slacks at white t-shirt. Aba, ako na nga itong natapunan, ako pang sinisisi mo. Inis na sabi ni Candace. Eh, ikaw ang bumangga sa akin. Sino pa bang sisisihin ko? Sabi ng preskong lalaki. Ako na nga yung nawala ng ulam, ikaw pang galit. Cellphone ka kasi ng cellphone. Dagdag pa nito. Ay, sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Kachat ko kasi ang bantay ng lolo ko. Tinotopak daw ang lolo kong may Alzheimer's at ayaw kumain. Wala naman akong magawa dahil nandito ako at kailangan kong magtrabaho para pambili ng gamot at pagkain namin. So sorry ha? Pairap na sabi ni Candace. Padabog siyang umalis at iniwan ang lalaking nakatingin lamang sa kanya. Pumasok siya ng CR para maglinis ng damit. Hindi na niya napigilan ang umiyak. Nag-alala siya sa kalagayan ng kanyang lolo at pinaghihinaan na rin siya ng loob. Nang mahimasmasan at makapaglinis ay bumalik na siya sa pwesto niya. Malayo pa lamang ay nakita na niya si Michelle na may kausap na lalaking nakatalikod. Naka-uniforme ito ng pang-guard kaya alam na ni Candace na ito ang binibida ng kanyang kaibigan. Tahimik lang na bumalik sa pwesto si Candace. Iniiwasan niyang makita siya ni Michelle dahil paniguradong dadaldalin na naman siya nito. Wala pa siya sa mood makipag-usap kahit kanino. Tumalikod siya sa kanyang kaibigan pero nakita pa rin siya nito. BFF! Tawag ni Michelle. Hindi lumilingon si Candace pero lumapit naman si Michelle. Friend, papakilala kita sa bago nating roving guard, si Miguel! Masayang wika nito paglapit sa kanya. Wala nang nagawa si Candace kundi makipag-usap na rin. Pero pagharap niya sa kaibigan ay laking gulat niya na ang bagong roving guard pala ang lalaking nabangga niya sa kantin kanina. Ikaw? Galit na tanong ni Candace. Ikaw din? Ganti ng lalaki na may nakasilay pang ngisi. Magkakilala na kayo? Tanong ni Michelle. Yan yung bastos at hambog na lalaking nakabangga ko kanina sa kantin. Amoy sinigang tuloy ako ngayon. Kwento ni Candace. Excuse me miss, hindi mo ako nakabangga. Nabangga mo ako, magkaiba yon. Pagdadahilan pa ng lalaki pero nangingiti. Ewan ko sa'yo, umalis nga kayo dito at baka malasin pa tong pwesto ko. Sabi ni Candace sabay talikod kay Michelle at Miguel. Umalis naman ang dalawa pero maya-maya ay bumalik si Michelle para konsensyahin siya. Bakit ka naman ganun BFF? Kita mo nang bago lang dito yung tao tapos inaaway mo pa. Tanong ni Michelle sa kanya. Wow, ako pang nang-aaway. Sana nakita mo rin kung paano ko pinagsalitaan niyan sa kantin. Akala mo kung sinong gwapo, eh ang putla-putla naman at parang hindi naaarawan. Tapos mas kinakampihan mo pa kaysa sa akin na kaibigan mo. Che! Inis na sagot ni Candace sabay talikod sa kaibigan. At sa araw-araw nga nilang trabaho ay madalas sumitan ni Candace si Miguel. Paminsan-minsan naman ay sadyang inaasar ni Miguel si Candace kaya naman lalong umiinit ang dugo ng dalaga sa bagong security guard. Isang araw ay nagkayayaan ang mga magkakatrabaho na kumain pagkatapos ng shift nila sa mall. Beshi, kakain sila ng isaw at para sa likod ng mall, yung kinakainan natin dati sa karinderya. Sama tayo ha, gutom na ako eh, saka namimiss ko na din kumain doon. Matagal-tagal na din tayong hindi nakakapunta doon. Lambing ni Michelle. Lingid sa kalaman ni Candace ay kasama sa grupong kakain sa Parisan si Miguel. Ay oo, namimiss ko na rin doon kumain. Sige tara, ipaalala mo sa akin mamaya. Excited na sabi ni Candace. Matapos ang kanilang trabaho, ay nagkumpulan na nga sila at sabay-sabay na naglakad papunta sa Parisan. Habang naglalakad at nagdadaldala ng mag-best friend, ay may narinig si Candace na pamilyar na boses. Paglingon niya ay nakita niya si Miguel na nakikipag-usap sa tatlong sales lady. Tila kilig na kilig ang mga ito sa pakikipag-usap kay Miguel. Agad namang bumaling si Candace kay Michelle. Bakit hindi mo sinabi sa akin na kasama pala yung mahanging lalaki na yan? Kastigo ni Candace dito. Eh bakit? Dapat pa magpa-roll call ako at i-report ko sa iyo kung sino-sino ang kasama sa pagpunta sa Parisan? Candace, alam ko ang naiinis ka sa kanya dati pero ang tagal na noon. Mag-move on ka na. Hindi naman mortal sin yung ginawa niya sa iyo. Pangaral pa ni Michelle. Ewan ko sa'yo.
Nang makarating sila sa parisan ay nagrupo-grupo na sila sa kanika nilang lamesa. Agad umorder ng pares ang grupo ni Candace. Ilang sandali pa ay nagyaya naman si Michelle na bumili ng ihaw-ihaw sa katabing karinderya. Candace, ang sarap ng amoy ano? Ang hirap pumili, parang gusto kong bilhin lahat. Ang takaw mo talaga, Michelle. Sige ka, tataba ka. Tumatawang sabi ni Candace. Hindi nila napansin na sumunod pala sa kanila si Miguel. Michelle, anong bibilhin mo dyan? Hi Miguel! Masarap ang mga ihaw dito. Ano bang gusto mo? Tanong ni Michelle sa lalaki. Gusto ko tong sigsag na to. Pati yung square na kulay black. Parang gusto ko din itong bilog na malalaki. Casual lang ang pagkakaturo ni Miguel sa mga gusto nitong orderin. Hindi nito alam na pinagtatawanan na pala ito ng mga merchandisers na nasa likod nila. Oy Tisoy, anong sigzag? Isaw ng manok yan. Yung square, Betamax yan at yung bilog ay isaw ng baboy. First time mo bang kumain ng street food? Pagkasabi nun ay nagtawanan ng mga lalaking merchandisers. Eh, rich kid pala tong guard natin eh. Kaya palang puti-puti. Kansaw pa ng isang lalaki. Napatingin si Candace kay Miguel at nakita niyang napapahiya na ito. Kaya naman binalingan niya ang mga lalaki. Eh ano naman kung ngayon pa lang siya makakakain ng mga to? Hindi naman lahat katulad niyo na street food ang nananalaytay sa ugat. Pabayaan niyo nga siya kung anong gusto niyang itawag sa kakainin niya. Bakit? Kayo ba magbabayad sa order niya? Pati kulay niya pinapakailaman niyo pa. Eh di magluta kayo kung naiinggit kayo sa kulay niya. Dire-diretsong pangaral ni Candace sa mga merchandisers. Ang dami mo naman agad sinabi, Candace. Napakasungit mo talaga. Sayang ang ganda mo. Angal ng isang merchandiser. Mga bully kasi kayo eh. Tigilan niyo si Miguel ah. Utos niya sa mga lalaki sabay binalingan si Michelle at Miguel. Toroy. Maktol ang isang merchandiser. Tara na nga mga pare, doon na tayo sa lamesa natin. Doon na natin hintayin ang zigzag at square na order natin. Sabay pa nito at nagtawanan pa ang grupo nito bago umalis. Naiwan naman ang isang merchandiser na si Nelson. Candace, Miguel, pasensya na kayo sa mga kasamahan kong merchandisers. Mga pilyo talaga yung mga yun eh. Huwag nyo na lang patulan. Bulis kasi sila. Kala nila lahat ng tao kaya nila. Sagot ni Candace sa bayales. Iniwan na si Miguel sa may iwan. Bumalik ang dalaga sa lamesa nila. Nagsimula na silang kumain ni Michelle nang lumapit si Miguel dala ang mga in-order nitong pagkain. Salamat pala kanina, Candace. Ipinagtanggol mo pa ako sa mga nang-iinis sa akin. Ito, kain kayo. Madami akong in-order. At parang hindi ko naman mauubos ang lahat ng mga to. Alok ni Miguel sa magkaibigan. Eh bakit ka umorder ng ganyang kadami kung hindi mo pala mauubos? Tanong ni Candace dito. Ngumiti na lang si Miguel na tila nahihiya. Hindi mo nagustuhan, no? First time mong kumain yan? Tanong muli ni Candace nang mapansing nakatingin lang ang lalaki sa mga in-order nito. Ayos lang naman. Hindi ko lang masyadong nagustuhan. Eh, hindi ka kasi nagwasawsawan. Mas masarap ba kapag may sawsawan? Ano ba yan? Rich kid ata tong si Miguel eh. Akin na nga yung platito mo, lalagyan ko ng sawsawan. Ipinaghanda nga ni Candace si Miguel ng sawsawan at inayos din niya ang in-order nitong pares. Itong pares, masarap to. Tikman mo to. Tinikman nga ng lalaki ang pares maging iba pang isaw. Mukhang nagustuhan nito ang isaw nang may sawsawan na. Habang kumakain ay masayang nakipagkwentuhan si Miguel kay Candace at Michelle. Okay naman palang kausap tong lalaking to. Sa isip-isip ni Candace habang pasimpleng tinitingnan ang gwapong mukha ng binata. Magkaharapan sila sa apatang mesa. Napagtanto niyang mabait pala sa Miguel. Sadyang maloko lang at malakas mga sara sa kanya. Nang pauwi na sila, ay inalok pa ni Miguel si Candace kung gusto niyang sumabay dito sa pauwi. Candace, baka gusto mong sumabay sa akin pauwi. Iahatid na kita. Pero lumang motor lang ang meron ako ha. Alok ni Miguel habang nakangiti. Ano ka ba? Wala namang problema sa akin kung luma o bagong motor. Pero kasi walang kasabay umuwi si Michelle. Mamaya ma-hold up pa yun sa daan. Beshi, wala namang hold up sa akin. Sumabay ka na sa kanya, okay lang ako. Singit ni Michelle. Ayun na nga, wala nga mga hold up sa'yo. Baka bugbugin ka naman. Pabirong sabi ni Candace. Osha, sige na nga. Next time na lang kita ahatid, Candace. Nakangiting sabi ni Miguel at nagpaalam na ito sa dalawang dalaga. Napansin ni Candace na maginoo din pala si Miguel.
Hinintay pa nito na makasakay sila ni Michelle ng jeep bago ito umalis papunta sa pinaradahan nito ng lumang motor. Pagkarating ni Candace ng bahay, ay hindi mapakali ang dalaga. Pakiramdam niya ay kinikilig siya sa pag-alok ni Miguel na ihatid siya. Hindi, Candace. Sadyang mabait lamang siya at mag-inoo, okay? Huwag mong bigyan ng kahulugan ng pag-aalok niya sa iyo ng hatid. Bulong niya sa sarili. Hanggang sa makatulog ay iniisip niya si Miguel. Naiinis siya sa kanyang sarili sapagkat marami namang mga lalaki ang aalig-aligid sa kanya, pero hindi niya pinapansin ang mga ito. Tapos kay Miguel ay kinikilig siya. Aminado siyang madami sa mga merchandisers at salesman ang nagpasabi na rin na magniligaw sa kanya, pero hindi siya pumayag dahil wala sa mga ito ang tipo niya. At wala rin siyang balak magnobyo. Sa kanyang lolo pa nga lang ay hindi na siya maganda o gaga sa pag-aasikaso, tapos kukuha pa siya ng lalaking dadagdag sa stress niya. Ang demanding pa naman sa oras ng mga jowa. Pero bakit kay Miguel ay parang ayaw niyang kalabanin ang puso at isip na gustuhin ito? Kinabukasan ay inaantok sa trabaho si Candace. Napuyat siya sa kakaisip kay Miguel at sa pakikipagdebate sa kanyang sarili kung gusto ba niya si Miguel o hindi. Nag-a-assess siya na customers nang dumaan si Miguel sa pwesto niya. Hindi na ito lumapit dahil may mga kausap siyang customers at talaga namang nang hinayang siya. Kumaway lamang sa kanya si Miguel at nginitian niya ito. Nang makaalis sa mga customers, ay lumapit naman sa kanya si Michelle. Candace, nakita ko yun ha? Pilyang sabi ni Michelle na tila nanunukso. Ha? Ang alin? Sus, kunwari ka pa. Dumaan dito si Pogi. Nakita kong kumaway sa'yo tapos nginitian mo naman. Pabebe ka din friend eh, no? Kentsaw ni Michelle sa kanya. Nataranta naman si Candace. Anong pinagsasasabi mo dyan, Michelle? Asus, kunwari ka pa. Tapos kagabi inaaya kanyang ihahatid. Gentleman lang siguro siya. Masyado ka kasing mapambintang at malisyosa. Andun din naman ako ah. Ang dami ding ibang sales lady dun sa isawan. Bakit ikaw lang ang iyaya niyang ihatid? Ibig sabihin, type ka niya, besh! Sabi ni Michelle na nakangisi. Sa tingin mo, type niya kaya ako, Michelle? Kita mo na, interesado ka rin eh, no? Type mo siya, no? Slight. Pilit na pinipigil ni Candace ang kiligin sa binata. Yun nga ba talagang sinasabi ko eh. Pag napana ka ni Cupido, wala ka na talagang magagawa kundi sundin siya. Akalain mo sa dami-rami na nagkakagusto sa'yo rito, eh si Pogi lang pala ang makakabihag sa pihikan mong puso. Huwag kang ang maingay dyan. Baka may makarinig sa'yo, ragot ka sa akin. Hala, si Miguel! Gulat na sabi ni Michelle. Nakakatawa ka. Bumalik ka na nga sa pwesto mo, hindi yun pupunta dito. Totoo nga, sabing si Miguel ang papalapit dito. Giit ni Michelle. Hindi pa rin naniwala si Candace na paparating si Miguel. Akala niya ay inaasar lamang siya ng kaibigan, kaya't laking gulat niya nang magsalita si Miguel. Hi Candace, mukhang ang dami mong customers. Bising-bisi ka eh. Nakangiting bati ni Miguel. Nanlaki naman ang mga mata ni Candace nang marinig ang boses ni Miguel. Ah oo, busy nga ako eh. Halata nga, oo nga pala. May bingguhan daw sa lugar ni na Mike sa Sabado. Pupunta daw ang mga baggers at salesman. Sasama ba kayo? I-invite nila ako. Ha? Ako hindi ko pa alam eh. Baka may lakad ako. Sayang naman. Ah, sasama kami ni Beshi Miguel. Sasama ka ba? Sabat ni Michelle. Oo naman, masaya yun. Oo, sige. Kita-kits na lang doon ah. Kumpirma pa ni Michelle. Halos silahin ni Candace ang mga araw. Excited siyang pumunta sa bingguhan kasama si Miguel. Biyernes na noon. Isang araw na lamang ay pupunta na sila sa bingguhan pero hindi nagparamdam buong araw si Miguel. Napansin nga ni Michelle na tila hinahanap ni Candace ang binata. Baka mabari ang leg mo kakalinga dyan, Candace, ha? Panunokso ni Michelle sa kanya. Ewan ko sa'yo, Candace. Tigilan mo ako. Tinitingnan ko kung may mga customer, kung ano-ano naman agad ang sinasabi mo. Pagdating ni Sabado ay maagang dumaan si Miguel sa pwesto ni Candace. Nangungusta lamang ito at pinalalang lakad nila sa bingguhan. Tuwang-tuwa naman si Candace dahil muli niyang makakasama si Miguel. Sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan na nga niyang nakakasanayan ang presensya ng lalaki. At inaamin niyang crush na nga niya ito. Nang araw ng day off niya ay natuloy nga sila sa bingguhan. Halatang nagkakailangan na si Candace at Miguel. Marahil dahil pareho na silang may gusto sa isa't isa.
Matapos mainip magbingo, ay nagayang magmeryenda si Miguel. May bilihan ng snacks sa gilid, Candace. Baka nagugutom ka na. Oo nga eh, medyo gutom na rin ako. Tara, busy pa naman sila sa pagbibingo. Nagtungo ang dalawa sa bilihan ng snacks at bumili sila ng cup noodles at hamburger. Pati soft drinks ay bumili na rin sila. Ang sarap ng ganitong merienda, no? Wika ni Miguel. Pumwesto sila sa mesa na naroon sa labas ng convenience store. Masarap ba yung cup noodles para sa'yo? Natatawang tanong ni Candace. Napangiti ang binata. O baka naman enjoy lang ako kasi kasama kita ngayong day off ko. Namula si Candace. Bolero ka rin pala, no? Hindi ah. Sadyang nag-enjoy lang talaga ako sa company mo. Okay ka rin naman kasama. Talaga? Eh paano kaya kung minsan magmeryenda tayo sa mall tapos manood tayo ng sine? Sasama ka ba kung yayain kita na tayo lang dalawa? Nahihiyang tanong ni Miguel. Okay lang naman, basta pagkatapos ng sweldo. Medyo tight budget ko eh. Mahal kasi ang mga gamot ng lolo ko at nagbabayad din ako ng bantay sa kanya habang nasa trabaho ako. Don't worry about it. Siyempre date yun, kaya sagot ko na lahat. Date? Muntik nang mabulunan si Candace sa sinabi ni Miguel. Natawa ang binata. O bakit? Ayaw mo bang makipag-date sa akin? Okay lang naman. Hindi ko lang inaasahan. May gusto ka ba sa akin, Miguel? Paano kung sabihin ko sa yung oo? Hindi agad nakasagot si Candace. Hindi niya akalain na the feeling is mutual pala sa kanila ni Miguel. Alam mo, Candace, yayayaan talaga kita ng date one of these days. But since we're already here, sinabi ko na. May tisyo ka ba? Dumudugo ang ilong ko eh. Pabirong sagot ng dalaga. Wala eh. Ito, panyo, ayos ka lang ba, Candace? Nag-aala lang tanong nito. Ayos lang naman ako. Dumudugo lang ang ilong ko, kaka-English mo. Sorry, medyo nasanay lang sa dating trabaho. Bakit? San ka ba dati nagtatrabaho? Sa call center. Napakunot ang noo ni Candace. Nagtataka siya kung bakit parang alanganin ang binata sa sagot nito, pero hinayaan na lang niya. Talaga? Eh bakit ka nag-secure? Maganda naman pala ang work mo noon. Wala lang, gusto ko lang subukan. Mukha kasing madali at laging pag-alagala lang sa loob ng mula mga secure. Ah, ganun ba? Sayang naman, parang madali nga ang trabaho ng secure pero parang ang boring din. Mag-call center ka na lang ulit sana. Mas malaki ang sahod doon. Pag umalis ako sa pag-secure, di na kita makikita. May lambing nitong sagot. Kinilig naman si Candace sa tinura ng lalaki. Kaya napahigop na lamang siya ng sabaw ng noodles para ikubli ang kilig at pumumula sa pisngi. Matapos ng pagpunta nila sa bingguhan, ay mas naging malapit palalo sa isa't isa si Miguel at Candace. Araw-araw na rin silang sabay kumain kapag lunch break. Minsan naman ay lumalabas din sila para manood ng sine o kumain sa labas. Tuwing nagro-roving naman si Miguel ay hindi nito nakakalimutan na dumaan sa pwesto ni Candace. Nagpapakyut ito sa dalaga o di kaya ay tutulong sa ginagawa ni Candace kapag walang customer. Nagsabi na rin si Miguel na maniligaw kay Candace at pumayag naman ang dalaga. Hindi na niya ito pahihirapan pa dahil may tinatago rin naman siyang pagtingin sa binata at gusto niya itong maging nobyo. Kay Miguel din kumukuha ng lakas ng loob si Candace. Lagi siya nitong pinapangiti at kinocomfort kapag problemado siya sa lolo niya. Lumalala na kasi ang lagay ng kanyang lolo kaya't kinailangan itong umuwi ng probinsya nila para mas mabantayan doon ang mga tiyuhin at tiyahin niya habang naghahanap buhay si Candace sa syudad. Mahirap para kay Candace na mawalay sa lolo niya dahil mula pagkabata at ngayong 26 na siya ay ito na ang nakasama niya pero wala siyang magagawa. Hindi rin kasi niya kayang pagsabayin ang pag-aalaga dito at paghahanap buhay. Isa pa ay kinakapos na rin siya dahil minimum lang naman ang sahod niya sa mall. Tapos ang dami niya pang bayarin. Isama pang expenses sa gamot ng lolo niya, pati bayad sa tagabantay nito. Buti na lang at nag-volunteer ang ibang anak ng lolo niya sa probinsya na ang mga ito na nga ang bahala sa lolo niya. Panatag naman siya dahil mababait naman ang kanyang mga kamag-anak sa probinsya. Isang araw ay naisipang magyaya ni Candace kay Miguel. Kailangan na rin kasi niyang mamili ng mga supply at gamit sa bahay. Gusto ko magpunta ng DV. Gusto mo bang sumama, Miguel? Nakangiting tanong ni Candace sa binata. Kumakain sila ng lunch sa kantin ng mall para sa mga empleyado. DV? Saan yun? Seryosong tanong ni Miguel.
Nagpapatawa ka ba? Hindi mo alam ang DV? Lahat ata ng Pilipino dito sa Maynila, alam yan? Sorry na, hindi ko talaga alam ang DV eh. Sus ko po. DV as in Divisoria, Miguel. Yun ang lugar kung saan maraming pwedeng mabili. Maraming tindahan ng mga damit, sapatos at kung ano-ano pa man. Pati tindahan ng mga pagkain eh marami dun at affordable pa ang mga paninda nila. Ah, ganun ba? Sige, sama ako. Mag-i-enjoy ka dun, promise. Ah, sige, mukhang masaya nga dyan. Tasamahan kita. Kailan ba? Bukas na lang sa day off natin. Pero alam mo, ang weird mo, Miguel. Kaya ka siguro napapag-isipan na rich kid eh. Ang dami mo kasing hindi alam. Sus, rich kid ka dyan. Siyempre hindi, no? Medyo hindi lang talaga ako palalabas ng bahay. Katwiran ng binata. Ganon? At isa pa nga pala, Miguel. Napansin ko lang ah. Wala kang masyadong naikikwento sa akin kung tagasan ka. Sa daang probinsya nyo, hindi mo rin madalas ikwento mga magulang o kapatid mo. Medyo komplikado kasi eh. Pero sa susunod na natin pag-usapan yun. Hindi rin naman maganda ang kwento ng buhay ko. Teka, anong oras ba kita susunduin para pumunta dyan sa DV? Paglilihis nito sa usapan. Agahan natin, siguro mga 7 AM sunduin mo na ako. Okay lang ba? Oo naman, sige. Before 7, nasa inyo na ako. Kinabukasan ay maagang ang sinundo ni Miguel si Candace. 6:30 ng umaga ay naroon na agad dito sa bahay ni Candace. Pagdating nila sa Divisoria, ay kitang-kita ni Candace na nahihirapan si Miguel. Halatang hindi ito sanay sa matao at siksikan na lugar. Pawis na pawis ito. Buti na lang at may ekstrang panyo si Candace sa purse kaya pinahiram muna niya sa lalaki. Halos mapigana nga ang panyo nito sa pawis. Ayos ka lang ba, Miguel? Nag-aalala lang tanong ni Candace dito. Oo naman, ayos lang ako. Huwag mo akong intindihin. I-enjoy mo lang ang pamimili mo. Nakangiting sagot ni Miguel habang bit-bit ang mga plastic na pinamili ni Candace. Sigurado ka bang hindi ka nabibigitan sa mga bit-bit mo? Ang dami mo nang dala. Hati tayo. Ako na, Candace. Ang gaan lang naman ang mga to. Pero teka, kanina pa tayo nag-iikot dito at ang dami mo nang nabili. Hindi ka pa ba nagugutom? Actually, medyo gutom na nga ako. Ikaw ba? Gusto mo nang kumain? Oo, nagugutom na rin ako eh. Kain mo na kaya tayo. Sige. Tara, dun tayo sa food court kumain. Maraming mga pagkain dun na wala sa kantin natin sa mall. Nagtungo nga ang dalawa sa food court. Nagbantay lamang sa mga gamit nila sa lamesa si Miguel at si Candace naman ang bumili ng mga pagkain nila. Pagbalik ni Candace sa lamesa, ay dala na niya ang kanilang mga pagkain. Hala, ang dami mo namang in-order. Mauubos ba natin yan? Gulat na tanong ni Miguel. Kunwari ka pa yan, lakas mo kayang kumain kapag magkasama tayo. Natatawang sagot niya dito. Hindi naman, magana lang talaga akong kumain. Nagsimula na silang kumain. Nag-enjoy ng todo si Miguel sa mga pagkain nila. Umorder si Candace ng ramen, boneless chicken, lechon belly at fried rice. Masaya ang kanilang kwentuhan nang biglang naging emosyonal si Candace. Alam mo, Miguel, tuwing pumupunta ako dito dati, hirap na hirap akong magbit-bit ng mga pinamili ko. Naiinggit nga ako sa mga nakikita kong mga babae na may kasama mga nobyo at asawa nila na ipinagbibit-bit sila ng kanilang mga pinamili. Oh, bakit? Kasama mo naman ako ngayon at taga-bit-bit mo na ako mula ngayon. Hindi ko na maiinggit sa kanila. Sabi ni Miguel sabay hawak sa kamay ni Candace. Kaya nga, sayo ko. Salamat sa pagsama sa akin, ha. Sabi ko nun, ayoko ng lalaki sa buhay. Pero ngayon nakasama na kita. Mas magaan pala at mas feel ko na safe ako. Pagkasabi niyo ay sumanda si Candace sa balikat ni Miguel. Magkatabi lang ang upuan nila sa mesa. Wala yun, Candace. Hindi naman kita papabayaang pumunta rito mag-isa. Ang daming tao rito at siksikan pa. Ang hirap pumunta sa ganitong lugar lalo na kung may dala kang mabigat. Kaya kailangan mo talaga ako. Pinisil pa nito ang kamay ng dalaga. Ay, ang sarap pala talagang magkaroon ng nobyo. Nakangising sabi ni Candace. Nobyo? Anong ibig mong sabihin, Candace? Nobyo mo na ba ako? Halos sumigaw na si Miguel sa tanong nito. Oo, ang tagal mo kasing magtanong kaya ako na ang nagsabi. Hindi talaga ako nagtatanong, baby. Ayaw kasi kitang ma-pressure. Nandito lang naman ako lagi para sa'yo. I'm willing to wait, pero dahil sinagot mo na ako, I promise na mas aalagaan pa kita at mamahalin.
Salamat, Miguel. Napatunayan mo na naman sa akin na malinis ang intensyon mo. Nararamdaman ko naman kung gaano mo ako kamahal. Salamat sa pag-intindi. Salamat sa pagmamahal mo. Kahit nga yung mga panahong ang sungit ko at ang init ng ulo ko sa'yo ay natitiis mo. Package na kasi yan, baby. Hindi lang yung magandang side ang gusto kong mahalin. Pati na rin ang bad side mo ay mamahalin at tatanggapin ko. Sinabi mo yan, ha? Baka mamaya kapag mainit ang ulo ko o kapag masungit ako eh bumigay ka. Hindi, ha? Hinding-hindi ako bibigay, Candace. Mahal kita at handa akong gawin ng lahat para sa'yo. Hinawakan muli ni Miguel ang kamay ni Candace at iniligay yon sa dibdib nito. Ikaw lang ang laman nito. Hinding-hindi mo pagsisisihan ang iyong desisyon na maging nobya ko. Mahal din kita, Miguel. Sagot niya. Hay, ang drama na natin. Kumain na nga tayo para makapamili pa tayo ulit. Pagkatapos mamili ay nag-ikot pang muli ang bagong magnobyo. Marami pang ibang binili si Candace. Ibinalita agad ni Candace kay Michelle na sila na ni Miguel. Sobrang saya ni Michelle para sa kanya. Naging maayos at masaya ang relasyon nila. Kahit paminsan ay may tampuhan na sila na hindi naman maiiwasan. Isang araw nang pauwi na si Candace at Miguel galing sa trabaho, ay nakiusap si Candace sa nobyo na dumaan muna sila sa bahay ng kanyang kaibigan. Miguel, maaari ba tayong dumaan sa bahay ng kaibigan ko? Iaabot ko lang ang pera niya. May paluwagan kasi kami at siya na ang sumweldo ngayon. Pinakausapan kasi ako ng isang katrabaho ko na ako nang magbigay nito. Oo naman, walang problema. Nang makarating sila sa bahay ng kaibigan ni Candace na si Kelly, ay agad silang sinalubong nito. Kitang-kita na masaya at excited ang babae. Buti naman at naidaan mo dito ang sweldo ko sa paluwagan, Candace. Salamat ha. Kailangan ko na kasi yan bukas at magbabayad kami ng tuition fee ng mga anak ko. Bungad ni Melly sa kanya. Wala yun, Fred. Okay lang naman. Bumaba si Candace sa motor at kinuha ang kanyang bag. Binuksan niya iyon para kunin ang perang ibibigay kay Melly. Pero napakunot-noo siya nang walang makitang wallet sa loob ng bag. Halos ilang minuto rin siyang nagkalkal pero hindi pa rin niya makita ang wallet na pinaglalagyan ng pera ng paluwagan. Nakahalata na rin si Melly sa tagal niyang iabot dito ang pera. Okay ka lang ba, Candace? May problema ba? Tanong nito. Wala namang problema pero naiwan ko pala sa bahay ang pera sa paluwagan. Sorry, Melly. Akala ko narito sa bag ko. Ako na lang ang magdadaan bukas ng umaga sa'yo para magamit mo ng tuition fee ng mga anak mo. Ay, ganun ba? Sayang, akala ko dala mo na eh. Excited pa naman ako. Akala ko din eh. Pasensya ka na talaga ha. Okay, sige, basta pakisuyo mo na lang bukas ha. Kailangan ko na kasi talaga yan. Alam mo na, may pinaglalaanan. Oo, idadaan ko bukas pa nga ako. Tara na, Miguel. Baling ni Candy sa nobyo na nakatingin lamang sa kanilang magkaibigan. Nagtaka rin si Miguel. Parang nadama nito na biglang nabalisa ang nobya. Hindi naman magyayaya si Candace na pumunta sa bahay ni Melly kung wala sa bag ng pera ng kaibigan. Nang makalayo na sila sa bahay ng kaibigan ni Candace, ay tumigil si Miguel sa gilid ng kalye. May problema ba, Candace? Napansin ko nang parang bigla kang ng problema kanina. Tanong nito at nagulat nang makitang umiiyak pala si Candace. Oh, bakit ka umiiyak, Candace? Nawawala yung pera, Miguel. Nalaslas yung bag ko. Baka kaninang umaga pa to, hindi ko lang napansin. Di ba hindi mo ko sinundo kaninang umaga kaya nag-jeep ako? May napansin din ako kanina sa jeep na tumabi sa akin ng mag-asawa. Inabot ko pa ang bayad nila sa driver. Yung pala, nilalaslasan nila ang bag ko. Paano na to ngayon? Hindi ko na nga sinabi kanina kay Melly dahil baka isipin niyang gumagawa lang ako ng kwento. Umiiyak na pahayag ni Candace. Ipinakita niya sa binata ang kanyang bag. May mahabang hiwa nga sa gilid na halatang ginamitan ng isang matulis at matalas na patalim. Sure ka ba hindi mo naiwan sa bahay? Sure ako. Tandang-tanda ko yun na nilagay ko dito sa bag ko. Hindi ko alam kung paano ko papalitan yun, Miguel. Malaking halaga yun at kailangan ko maibigay yun bukas ng umaga kay Melly. God, saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera? Lahat ng sweldo ko ay naubos sa padala ko sa probinsya para sa gamot ni Lolo. Umiiyak pa rin kwento ni Candace. Huwag kang magalala, maaayos din yan. Gagawa natin ang paraan. Tara na, umuwi na tayo.
masuyong yaya ni Miguel sa kanya. Balisang balisa si Candace ng gabing iyon. Halos hindi siya nakatulog pero laking gulat niya nang pagising niya ay tumatawag si Melly. Ayaw sana niyang sagutin ang tawag nito dahil baka alam na nitong naiwala niya ang pera nito. Ngunit makulit ang babae. Paulit-ulit na nagpaparing kaya wala siyang nagawa kundi sagutin ang tawag nito. Hello, Melly? Walang gana niyang bungad kay Melly sa kabilang linya. Naku, friend, sorry at nagising ata kita. Wala yun. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya eh. Bakit ka naman iingi ng pasensya? Eh, ako nga itong nakaabala. Salamat nga pala sa sahod ko sa paluwagan, ha? Idinaan na dito ng kaibigan mo yung pera. Pailis na nga kami at nagpapa-enroll na kami ng mga bata. Ha? Sinong kaibigan, Melly? Gulat na tanong ni Candace. Napabalik ko siya ng bangon sa kama. Nawala bigla ang antok niya. Yung kasama mo kagabi, na Pogi, siya nga naghatid dito ng pera kaninang umaga. Madilim-dilim pa nga eh. Boyfriend mo ba yun? Naku, friend, huwag mo nang pakawalan. Mukhang mabait. Ah, oo, boyfriend ko nga siya. Sige, Melly, salamat din. Ingat kayo ng mga bata. Tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Candace. Nang pumasok siya sa trabaho ay agad niyang pinuntahan si Miguel sa pwesto nito sa mall upang magpasalamat at tanungin na rin tungkol sa binayad nito kay Melly. Nabigay mo na raw ang pera para sa paluwagan, Miguel? Nahihiyang tanong ni Candace. Ah, oo. Idinian ko kaninang umaga bago ako pumasok dito. Paano mo nalaman? Tumawag sa akin si Melly kanina. Kinabahan nga ako eh. Aaminin ko na nga sana na nawala yung pera. Pero laking gulat ko nang nagpasalamat siya. Ikaw nga raw ang nagdala sa kanya ng pera. Kwento niya sa nobyo. Surprise ako kasi sana yun sa'yo. Miguel, hindi ko alam kung kailan ko yun mababayaran. Pero maraming salamat. Naluluhang sabi ni Candace. Bakit? Sinisingil ba kita? Pero 30 milyon, Miguel. Hindi pwedeng hindi kita bayaran. Teka, saan ka nga pala kumuha ng pera? Na ganong kalaking halaga. Ipon ko yun, babe, kaya wag mo muna yung alalahanin. Hindi ka pa naman gaanong katagal dito, ah. Mahigit 6 na buwan pa lang. May ganoon kalaki ka na kagad na ipon? Nagtatakang tanong ni Candace. Oo naman. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo, may trabaho din naman ako noon. Pagdadahilan naman ni Miguel. Ganun ba? Nabawasan pa tuloy ang ipon mo. Hindi ko alam kung kailan ko yun mababayaran. Mamaya, kailanganin mo na. Wala pa akong pagkukuhanan ng pambayad ko sa'yo. Hindi mo naman kailangan bayaran yun. Magnobyo naman tayo. Tulong ko na yun sa'yo. Pero kung mapilit ka, edi bayaran mo kung kailan mo kaya. But pay when able lang, okay? Pero iniulit ko, babe, hindi mo na yun kailangang ibalik agad. Napaiyak na ng todo si Candace at yumakap kay Miguel. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kanina, babe. Ang hirap talaga ng walang pamilya. Walang magulang o kapatid na dadamay sa akin. Ang lolo ko naman ay sa akin nakaasa. Shh! Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Hindi ka mag-iisa kahit kailan. Kadamay mo na ako sa lahat, okay? Salamat, Miguel. Hulog ka ng langit sa akin. Hindi ko talaga alam kung paano kita babayaran pero sisikapin kong makabayad kahit paunti-unti. No need, baby. Pakasalan mo na lang ako. Quits na tayo. Ang laki pa ng interest ko. Nakangiti nitong pasaring na ikinakislap ng mga mata ni Candace. Sira ka talaga. Saka na kapag may ipon na tayo. Niyakap na lamang siya ni Miguel at hinaggan sa noo. Dahil sa nangyari ay mas lalo lamang napamahal ng husto si Candace sa nobyo. Ganon din naman si Miguel. Hanggang dumating ang anniversary ng M&L shopping mall na pinagtatrabuhan nila. Mayroong inihandang salo-salo ang may-ari ng mall para sa lahat ng empleyado pagkatapos magsara ng mall. Ang gaganda ng mga tao dito ngayon ah. Mukhang lahat ay naghanda talaga. Masayang papuri ni Candace sa mga kasamahan sa trabaho. Siyempre, minsan lang to eh. Aara ang mga person. Masayang sagot ni Michelle. Pagkatapos ng ilang programa, ay masayang nagkainan at nagkwentuhan ang mga empleyado. Naroon din ang CEO ng mall kasama ang iba pang kasosyo sa kumpanya. Maya-maya pa ay tinawag na ang kanilang atensyon para sa pinaka-aabangan ng lahat. May paraffle ng mga cellphones, gadgets at cash prize. May mga bigas din at groceries pati gift check.
kaya naman sobrang na-excite ang lahat. Lahat ng empleyado ay tutok na tutok at excited sa raffle. Hanggang sa mag-anunsyo ang MC. Bago natin simulan ang pinakihintay nating raffle, ay pakinggan muna natin ang mahal nating presidente at CEO ng M&L Shopping Mall. Masiglang sabi ng MC na manager din ng HR ng mall. Agad pumunta sa unahan ng matandang CEO at kinuha ang mic sa manager. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa pagdulo nyo sa anibersaryo ng M&L Shopping Mall. Masaya akong makitang lahat kayo ay nag-e-enjoy sa gabing ito. Panimulang bati ng CEO ng M&L Mall na si Don Crisanto de la Rosa. Alam kong excited na kayo sa raffle pero bibitinin muna natin ang excitement nyo at pabayaan nyo munang pasalamatan ko kayong lahat sa inyong hard work at dedication. You are behind the success of this shopping mall. Gusto ko lang naman malaman ninyo that I appreciate each and every one of you. Gusto ko ding ipaalam sa inyo na in a year or so ay magre-retiro na ako bilang CEO ng kumpanya ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil ang papalit sa akin ay isang mahusay ding entrepreneur at leader. We have been preparing for this and in fact, nagte-training na siya sa mall na ito. Mahabang anunsyo ng matandang CEO. Palakpakan naman ng mga empleyado. Nang humupa ang palakpakan, ay muling nagpatuloy ang Don sa pagsasalita. Everyone, let me introduce my son, Miguel. Iho, come and join me here and introduce yourself to our dedicated employees. Muling anunsyo ng Don. Nakangiti ito at nakapukol ang tingin kay Miguel na nakahawak kamay kay Candace. Hindi nakahuma ang dalaga sa malaking pasabog ni Don Crisanto. Ang lahat ay nakatingin na kay Miguel. Gulat na gulat ang mga ito at nagbubulungan. Hindi nila akalain na ang guard na inakala nilang normal na katrabaho lamang nila ay isa palang anak ng may-ari ng mall at siyang papalit na CEO sa ama nito. Samantalang bigla namang natahimik ang mga taong nangbubuli at ginagawang katatawanan si Miguel dahil sa inaakalang mangmangang binata sa mga bagay-bagay. Napabitiw si Candace sa pagkakahawak sa kamay ni Miguel. Napatitig siya dito at nakatingin lamang si Miguel sa kanya. Tila ba sinasabi ng mga mata ng binata na magpapaliwanag ito? Anak ka ng may-ari ng mall na ito, Miguel? Hindi makapaniwala ang tanong ni Candace dito. Let me explain, Candace. Subalit hindi na nakapagpaliwanag si Miguel sa nobya dahil lumapit na dito ang isa sa mga supervisors ng mall at iginiyas si Miguel papunta sa stage. Nakangiti naman itong sinalubong ng ama. Let me introduce my son, Miguel de la Rosa. I know most of you already know him. He is currently training as a roving guard in this mall. In the coming days, he will also be trained in different departments. At kapag nagretiro na ako, ay siya na ang magiging bagong CEO ninyo. Anunsyo muli ni Don Crisanto sa lahat. Ilang na ilang si Miguel sa nangyayari. Wala namang nasabi sa kanya ang kanyang ama na ipapakilala siya nito bilang papalit na CEO. Ang alam lang niya ay kailangan niyang magpanggap na security guard para maranasan niya ang magsimula sa baba at hindi binibigyan ng special treatment. Iyon ang patakaran ng pamilya nila mula pa sa great-grandfather ni Miguel. Papa, what's going on? Pasimpleng bulong ni Miguel sa kanyang ama. We'll talk later, iho. Sa ngayon, i-introduce mo muna ang sarili mo sa kanilang lahat. Sagot naman ang ama niya na inilayo pa ang mic sa bibig nito. Ilang minuto namang nakatulala lamang si Candace sa kinaroroonan ni Miguel. Pagkaway umalis siya para kumuha ng drinks. Agad naman siyang sinundan ni Michelle dahil alam na nabigla siya sa revelasyon. Beshi, okay ka lang? Tanong ni Michelle sa kanya nang makalapit. Kasalukuyan na silang nasa may drinks area. Ayos lang ako, Michelle. Kurutin mo nga ako. Hindi ko kasi alam kung nananaginip ba ako o ano. Kinurot naman siya nito sa braso. Aray, ano ba yan? Ang sakit naman? Sabi mo, kurutin kita. Di kurutin. Kainis ka? Irap niya kay Michelle nang inisigyan lang siya. Beshi, ano ba yun? It's a prank lang ba yun o totoong anak ng may-ari ng mall na to si Miguel? Aba mali ko. Pareho lang tayong nagulat, no? Sabi naman ni Candace matapos uminom ng juice. Wala ka talagang ideya at all na anak siya ng may-ari ng mall? Clueless ako, besh. Kaya nga ako naiinis eh. Bakit niya inilihim sa akin yun?
Baka naman may dahilan. Hintayin mo munang magpaliwanag si Miguel. Tulad ng ano, na natatakot siyang baka pera lang niya ang habol ko. O baka ayawan ko siya dahil mayaman siya sa totoong buhay. Susume, hindi lang talaga ako makapaniwala, Michelle. Napapanood ko lang ang mga to sa mga pelikula. Maaari palang mangyari to sa totoong buhay. Oo nga eh. Saka kaya pala napakakinis ni Miguel ano? Mukha naman talaga siyang mayaman pero hindi ko naisip na anak siya ng CEO. At saka kung naaalala mo, eh hindi ba't hindi siya marunong ng mga simpleng bagay na ginagawa nating mga nasa laylayan? Hindi rin siya marunong kumain ng street foods. Zigzag nga ang tawag niya sa isaw, di ba? Tapos, hindi rin siya maalam mag-commute at hindi nga niya alam ang divisorya, hindi ba? Ikaw nga lang ang nagturo sa kanya ng mga pangmahirap na pagkain at gawain. Paalala pa ni Michelle na ngayon ay napagtanto kung bakit ganoon si Miguel dati. Kaya nga eh, lakas makatanga. Komento ni Candace sabay inom ng juice. Naputol lang kanilang pag-uusap nang dumating si Miguel. Tapos na itong mag-speech. Candace, let me explain babe. Explainin mo mukha mo, Miguel. Pagkasabi noon ay tumalikod na si Candace at naglakad palayo sa binata. Sumusunod naman sa kanya si Miguel. Hinawakan siya nito sa braso. Bitawan mo nga ako, Miguel. Teka lang naman kasi. Pabayaan mo na ako makapagpaliwanag. Pinagmukha mo na akong tanga, Miguel. Lalo na sa mga kasamahan natin dito. Magnobyo tayo tapos hindi ko alam ang tunay mong pagkatao. Kaya naman pala nabayaran mo agad yung nawalang pera sa palawagan. Anak ka naman pala ng bilyonaryo. At ang malala pa, pinamukha mo sa akin na hindi ka nang titiwala sa akin. Sasabihin ko naman talaga dapat sa iyo, Candace. Naunahan lang ako ni Papa. Kailan? Totoo bang may balak kang sabihin sa akin ang lahat? O napilitan ka lang dahil buko ka na? Ano to? Parte rin ba ako ng pagpapanggap mo? Candace, hindi totoo yan. Ang sabi lang sa akin ng Papa ko, dapat matutuhan ko ang buhay dito. Kung malalaman daw ng mga tao na anak ako ng may-ari ng mall, ay mabibigyan ako ng special treatment. Mababaliwala ang misyon ko. Isa pa, natatakot akong aminin sa iyo ang totoo. Baka kasi iwasan mo ako. I swear, hindi ko pinlano to. Basta ang alam ko lang, nang una kitang makita, sinabi ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng hinahanap ko. Mababaw pa lang masyado ang dahilan mo, Miguel. Diyan ka na nga, huwag mo na akong sundan, please. Subalit sumunod pa rin si Miguel sa kanya. Kausapin mo naman ako, Candace. Huwag ka namang ganyan. Pabayaan mo muna ako, Miguel, please. Galit pa ako sa'yo. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Okay, I will let you cool down. But promise me na aayusin natin to, ha? Hindi umimik si Candace. Ihatid na kita sa inyo, babe. Gabi na. Pagmamalasakit nito sa kanya. Kaya kong umuwi. Kaya ko ang sarili ko, Miguel. Sabay talikod niya sa nobyo. Naiwang nakatingin lamang si Miguel kay Candace habang papalayo. Maya-maya ay dumating na nga ang iba pang mga empleyado na nangbubuli kay Miguel lagi. Sabi na nga ba eh, anak mayaman to. Dito marunong kumain ng street food eh. Pangasar kay Miguel ng isa sa mga salesman na bully. Uy pare, wag mong asarin yan, baka umiyak yan. Sisitsantehin ka pa ng tatay niyan. Pangasar din ng isa pang salesman. Hindi na pinansin ni Miguel ang mga lalaki. Iniwasan niya ang mga ito. Susubukan niyang habulin si Candace pero wala na ito sa labas ng mall. Wala nang nagawa si Miguel kundi umuwi na lang ng bahay. Ayaw talaga siyang kausapin ni Candace kahit sa tawag o text. Hirap naman sa pag-uwi si Candace. Wala siyang dalang pera. Naiwan niya ang ibang gamit niya sa locker at tanging maliit na coin purse lamang ang kanyang dala. Buti na lang at may nakita siya roong 20 pesos. May pang jeep na siya. Pagdating ng bahay ay tuluyan ang naiyak si Candace. Kanina pa niya pinipigilan ang luha. Umasa siya na baka si Miguel na talaga ang para sa kanya. Pero tingin niya ay malabo iyon. Napakayaman pala nito. Hindi sila bagay. Parang imposibleng totoong gusto siya nito. O kung gusto man siya, ay baka naman tumutol din ang pamilya nito sa kanya dahil isa lamang siyang sales lady at anak mahirap. Ay, nakakainis talaga ang tadhana. Minsan na nga lang magmahal, nagkaganito pa. Malakas na sabi ni Candace sa sarili. Ilang beses ding nagtangkang tumawag sa kanya si Miguel pero hindi niya sinasagot. Pati ang mga chat at text messages nito ay hindi niya sinisilip. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Miguel kina Candace
pero hindi rin lumabas si Candace o nagpakita man lang sa binata. Patuloy pa rin namang pumapasok sa trabaho si Candace. Pero hindi nagtatangka si Miguel na puntahan ang dalaga sa pwesto dahil baka ibuli ang dalaga ng mga kasamahan. Si Miguel naman ay pumapasok pa rin sa mall pero hindi na siya kinakausap ng mga dating nakakasama niya. Pakiramdam kasi ng mga ito ay niloko ang mga ito ni Miguel. Minagsabi pa nga na sumbungero daw siya at nagmamatsyag lamang sa mga maling kilos na mga empleyado. Isang araw na nasa trabaho sila ay hindi na nakatiis si Miguel. Nilapitan na nito si Candace. Candace, galit ka pa rin ba sa akin? Kausapin mo na ako, please naman oh. Pangungulit ni Miguel. Ano pa bang gusto mong pag-usapan, Miguel? Nasabi mo na ang gusto mong sabihin, okay na yun. Pero huwag ka nang umasa na maaayos pa tayo. Tapos na tayo, okay? Ganun lang yun, Candace. Ganun lang kadali para sa'yo na bitawan ang lahat ng meron tayo. Ganun lang kadali sa'yo na tapusin ang lahat ng satin. Maiyak-iyak na tanong ni Miguel. Hindi niya matanggap na mauuwi lang sa wala ang maganda nilang samahan. Alam niyang galit sa kanya si Candace, pero hindi niya akalaing wawakasan nito ang lahat dahil sa hindi niya pagsasabi ng totoo. Akala niya ay malawak ang pangunawa ng dalaga, ngunit hindi pala. Pagkatapos ng araw na iyon, ay hindi na pumasok pa sa mall si Miguel. Tinitiis lamang niya ang mga pangaasar at pangbubuli sa kanya dahil nais sana niyang ayusin ang relasyon nila ni Candace, pero ngayong tila wala na rin namang saysayang lahat, hindi na lamang siya papasok sa trabaho. Napansin naman ni Candace na hindi na pumapasok si Miguel. Nakaramdam din siya ng lungkot at napansin na nga agad iyon ang kanyang kaibigan. Hoy, bakit na nga haba ang leeg mo dyan? Sinong hinahanap mo? Tanong ni Michelle. Anong hinahanap ang pinagsasabi mo dyan? Siyempre, nagbabantay ako ng aking mga produkto. Titingin ako kung may parating na customer. Asus? Ako lang naman to, Candace. Best friend mo naman ako. Sa iba ka nalang magsinungaling pero wag sa akin. Oo na. Namiss ko na nga si Miguel. Sa tingin mo ba naging OA ako sa mga sinabi ko sa kanya? Actually, medyo sumobra nga eh. Hindi naman niya kasi pinlano na mapamahal sa'yo. Bigla na lang yun nangyari kaya rin siguro hindi siya nakahanap ng tiyempo na ipagtapat sa'yo ang totoo. Pero nakilala naman natin siya, diba? Mabait naman siya. Hindi niya sasadyaing lokohin ka, besh. Mahal ka ng tao. Mahal ko rin naman siya. Kaso mukhang sumuko na agad siya sa amin. Gusto ko na siyang makita pero... Alam mo na, pride. Eh alam mo palang pride lang eh. Worth it ba na mawala yung taong mahal mo dahil lang sa pride na yan? Dapat dyan sa pride mo na yan, piniprito ng mabuti. Ewan ko sa'yo, Candace. Ito na nga, ready na nga akong kausapin siya. Sabi naman niya, hahayaan lang niya akong mag-cool down. Sobrang cool down na ako pero wala naman siya, besh. Hindi ko alam kung saan ko siya pupuntahan. Hindi ko rin alam kung saan ang totoong bahay niya. Tawagan mo na lang tapos yayain mo makipagkita. Hindi ba nakakahiya? Hindi no, para sa pag-ibig, wala lang hiya-hiya. Matapos nga ang trabaho ay agad tinawagan ni Candace si Miguel pero hindi nag-i-ring ang cellphone nito. Nag-aalala siya na baka hindi na niya maitama ang kanyang maling desisyon. Umuwi siyang laglag ang balikat at masama ang loob pero laking gulat niya nang madatnan sa bahay niya si Miguel. Miguel, anong ginagawa mo dito? Tinatawagan kita pero hindi nag-i-ring ang cellphone mo. Halika, pasok ka. Dumiretso sila sa sala. Lobat kasi ako eh. Teka, tinatawagan mo ko? Bakit? Nakangiting tanong ni Miguel nang nakaupo na sila sa sofa. Kung kanina ay malungkot ito nang datnan ni Candace sa labas ng bahay, ngayon ay biglang nagliwanag ang mukha ng binata. Hindi naman makasagot si Candace. Siguro, makikipag-ayos ka na sa akin no? Piliyong tanong ni Miguel na nagpangiti sa dalaga. Oo na nga, na-realize kong mababaw ang ikinagalit ko. Hindi ko kayang itapon ang lahat ng meron tayo. Mahal kita, Miguel. Nahihiyang pag-amin niya sa binata. Buti naman at na-realize mo rin yan. Masayang sabi ni Miguel at niyakap si Candace ng mahigpit. I love you, Candace. Thank you sa second chance. Pangako na hindi na ako maglilihim pa sa'yo. Huwag nang mangako, babe. Gawin na lang, hmm? Opo. Masaya silang nagkape habang nagkakwentuhan. Namiss nila ang isa't isa. Sinabi na rin ni Miguel ang lahat sa dalaga. Uniko iho pala si Miguel ni Don Crisanto. Pati ang address ng binata ibinigay na rin ito kay Candace.
hindi muna nila ipinalam sa iba na naayos na nila ang kanilang relasyon. Ayaw nilang maudlot ang maganda nilang pagsasamahan. Ayaw nila na marami ang tututol sa kanila dahil sa magkaibang estado nila sa buhay. Mas mabuti nang sila na lamang ang nakakaalam at kaibigan ng Candace na si Michelle. Isang araw ay bigla na lamang naisipan ni Miguel na mag-propose na kay Candace at plano niya itong gawin sa unang gabi na ipapakilala niya si Candace sa kanyang mga magulang at pamilya. Isinangguni niya ito sa best friend ni Candace. Sa tingin mo ba magiging okay ang plano mo, Miguel? Tanong ni Michelle. Sa tingin ko naman, oo. Bakit? Wala naman. Hindi sama pang husga ko ah. Pero sa mga napapanood ko kasing pelikula, yung mga taong kasing yaman nyo, madalas yung mga magulang nyo ayaw sa mahihirap na tulad namin ni Candace. Baka naman maapi ang best friend ko sa gagawin mong yan. Lalo at first time nilang makikilala si Candace tapos aalokin mo na agad ng kasal sa harap nila. Hindi naman sa nangihimasok ako pero bakit naman hindi mo muna siya ipakilala sa mga magulang mo tapos next time na ang proposal? O kaya, proposal muna na kayo lang tapos saka mo na siya ipakilala sa mga magulang mo. Worried kasi ako kay Candace. Kumalma ka nga, Michelle. Sa pelikula lang yan nangyayari. Ibahin mo ang pamilya ko. Nakita mo naman siguro kung paano sila magpahalaga sa mga empleyado namin, hindi ba? Isa pa, gusto ko na rin mag-propose. Gusto ko nang pakasalan si Candace sa lalong madaling panahon. Ikaw ang bahala, basta hindi ako nagkulang sa paalala. At ipangako mo naman na ano man ang mangyari, ipaglalaban mo siya sa mga magulang mo, okay? I will, promise. Dumating na nga ang araw na matagal na pinlano ni Miguel. Dapat ay family dinner lang iyon, pero sasamantalahin na ni Miguel ang pagkakataon para gawing engagement party. Dumating sa venue si Candace kasama si Michelle. Napakaklas ng disenyo ng lugar. Halatang pangmayaman lamang ito. Puro mamahalin ang mga gamit doon tulad ng upuan, kurtina at mga carpet. Lahat ng tao ay naka-formal wear din. Maraming pagkain at masayang sumasayaw sa musika ang ilan sa mga tao roon. Isinama ni Miguel si Candace sa lamesa kung saan nakaupo ang mga magulang nito. Mama, Papa, I would like you to meet my girlfriend, Candace. Magandang gabi po. Magalang na bati ni Candace. Magandang gabi naman. Parang pamilyar ka, Iha. Nagkita na ba tayo? Isa ka ba sa mga investors namin? O baka naman isa ka sa mga brand ambassadors? Tanong ng mama ni Miguel. Nako mama, hindi. Sales lady po sa shopping mall natin si Candace. Baka kaya pamilyar siya dahil nakikita niyo siya sa shopping mall natin. Sales lady, as in yung naka-uniforme. Tanong ng papa ni Miguel. Opo papa, skincare at makeup ang produkto niya. Malakas nga ang sales nila kasi kita mo naman napakaganda ng aking nobya. Kaya madabing customers din ang bumibili sa kanilang produkto. Pagmamalaki pa ni Miguel sa mga magulang. Matagal na ba kayong magnobyo, iho? Tanong ni Don Crisanto sa anak. Mag-iisang taon na po kami, Papa. Pero naniniwala ako na hindi naman ng tagal na pagkasama ang basehan para malaman mo kung ang isang tao ay gusto mong makasama habang buhay. Anong ibig sabihin mo, iho? Nagulat na tanong ng mama ni Miguel. Gusto ko pong maging makabuluhan ang araw na ito, Mama. Mahal na mahal ko kayo ni Papa at masaya ako. Nasa wakas ay makikilala niyo na ang babaeng pinakamamahal ko. Nais ko sana na maging saksi din kayo sa paghingi ko ng kamay niya. Emosyonal na sabi ni Miguel. Halata naman ang pagkadisgusto sa mukha ng Don at Donya. Ano? Wait lang, iho, please. Saad na nga ni Miguel. Pero hindi nito napigil ang anak na umiibig. Bigla na lamang lumuhod si Miguel at naglabas ng singsing. Natigilan ang mga bisita. Hindi rin inaasahan ng mga ito ang proposal ni Miguel. Ang iba naman doon ay mga kinikilig samantalang ang iba ay nagbubulungan sa nangyayari. Bigla namang tumayo sa upuan ang ina ni Miguel at humarang sa kanila. Tumayo naman si Miguel at kinausap ang ina. Ano to ma? I'm proposing to her. Hindi kami makakapayag na isang sales lady lamang ang pakakasalan mo. Galit na sambit ng mama ni Miguel. Pero mahal ko siya, mama. Hindi ba't yun naman ang importante? Paano mo nasisiguradong hindi pera lamang natin ang habol ng babaeng yan, anak? Please, wake up, son! Mama, naging nobya ko siya nang hindi niya alam ang totoong estado ko sa buhay. Kaya alam kong totoo ang pagmamahal niya sa akin.
bakit hindi nyo nalang ako suportahan sa kaligayahan ko? Napakaraming babae na galing sa maayos na pamilya at may maayos na estado pa maaari mo maging nobya at asawa. Huwag siya, iho! Pagtatawanan lamang tayo ng mga tao nito eh. Hindi na natitiis ni Candace ang mga naririnig niya kaya tumakbo siya palabas ng venue. Si Michelle ay naiwan na dahil abala pa sa pakipicture at video. Tatawagan na lamang niya ito mamaya. Hinabol siya ni Miguel. Ayan naman ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ako tanggap ng iyong mama at papa. Hindi ako matatanggap ng pamilya mo at hindi ko naman sila masisisi. Mahirap lang ako, Miguel. Napakayaman niyo. Langit at lupa tayo. Baka dapat ay tanggapin na lang natin yon. No, hindi ako makakapayag. Mahal kita at ipaglalaban ko yon. Hindi lahat ng akala nating tama ay dapat ipaglaban, Miguel. Minsan, kailangan din nating sumuko kapag wala na tayong pag-asa. Patakbong umalis si Candace sa lugar. Naiwan naman si Miguel na nakatingin lamang sa dalaga. Nag-iisip siya kung nagiging makasarili ba siya nang dahil sa pagmamahal niya kay Candace. Baka tama ang dalaga. Imposible nga yata ang kanilang sitwasyon. Lumipas ang mga buwan at walang paramdam si Miguel kay Candace. Namimiss na naman niya si Miguel pero hindi siya magkaroon ng lakas ng loob para i-text o tawagan ang binata. Ang hindi nito paghabol sa kanya after nilang magkaharap ang mga magulang nito ay isang patunay na hindi siya kayang ipaglaban ng binata. At nasasaktan siya sa sinapit ng relasyon nila. Sinubukan naman nilang ayusin. Ngunit ibang usapan na kapag mga magulang ang namamagitan. Ano ba ang laban niya? Ubod ng yaman ng mga De La Rosa. Kaya hindi na siya magtataka kung mas pinili ni Miguel ang mana kaysa pag-ibig. Isang araw ay naisipan ng magkaibigang Candace at Michelle na pumunta sa bagong tayong shopping mall malapit sa kanilang lugar. Ang ganda naman dito, besh! Walang binatbat ang M&L dito, no? Tama ka, Michelle. Sobrang lakas pa ng aircon nila. C&M Shopping Mall pala ang pangalan ng mall na ito. Ano kayang ibig sabihin ng C&M? Ay, oo nga, no? Hindi ko napansin agad. Teka, hindi ba't kainan ito dati? Oo nga, baka hindi malakas ang kita kaya ginawa na nilang shopping mall. Nood tayo ng sine, ha? Rest day naman natin bukas eh. Pagpupumilit ni Michelle. Sige na nga, pero huwag tayong masyadong matagal ha, maglalaba pa ako. Wala rin nagawa si Candace kundi pagbigyan ng kanyang kaibigan. Nag-ikot-ikot sila sa department store matapos kumain sa isang fast food sa loob ng mall. Maya-maya pa ay may nakitang lalaki si Michelle na tila hawig ni Miguel. Uy Candace, tingnan mo yung tindig ng lalaking nakatalikod. Parang si Miguel. Ewan ko sa'yo Michelle, kinakalimutan ko na nga pinaalala mo pa talaga. Diyan ka muna, pupunta lang ako sa banda roon. May mga sale na mga damit oh, baka naman may mabibili ako. Naglakad si Candace papunta sa women's section. Hindi niya alam na nilapitan pala ni Michelle ang lalaking nakita nito. Miguel? Gulat na tanong ni Michelle. Napangiti ang lalaki paglingon dito. Oh Michelle, ikaw pala yan. Kumusta ka? Buti napadaan ka rito. Bati naman ni Miguel. Oo, nagtitingin-tingin lang. Ang daming sale, nakakatuwa. Kayo rin bang may-ari ng mall na to? Ah, hindi to sa parents ko, pero akin ang mall na to, Michelle. Mall mo? Totoo? Bulalas ng babae. Oo, nagtayo ko ng sarili kong mall. Teka, mag-isa ka lang ba dito? Where's your best friend? Napangiti si Michelle. Sus, kunwari ka pa, Miguel. Hindi mo pa ako diretsuhing tanungin. Oo na, kasama ko si Candace. Talaga? Nasaan siya? Pupunta daw ng women's section eh. Andoon, puntahan mo na lang. I'm sure matutuwa yung makita ka. Sige, salamat. Puntahan ko lang siya ha. Dali-daling pinuntahan ni Miguel si Candace. Miss na miss na niya ang nobya. Pero pinigil niya ang sadili na makita ito sa loob ng halos isang taon. Nakita niya ang dalaga at tumitingin ng mga damit. Kinakabahang nilapitan niya ito at kunwaring inassist. Magandang araw po ma'am. Ano pong hinahanap niyo? Baka po matutulungan ko kayo. May ngiting sabi ni Miguel nang makalapit sa dalaga. Nagulat si Candace nang marinig ang pamilyar na boses. Napatingin ito sa lalaking nasa likuran. Miguel? Anong ginagawa mo dito? Naka-uniforme ka. Dito ka ba nagtatrabaho? Sunod-sunod na tanong ni Candace sa binata.
Yes, baby. I'm working here. And this mall is mine. Wala ka bang napansin sa pangalan ng mall na to? Wala naman. Meron ba akong dapat pansinin? Yes. C&M Supermall. It means pangalan nating dalawa yon, Candace and Miguel. Ngiting-ngiting kwento ng binata habang nakatitig sa magandang mukha ni Candace. Nais na niyang hagka ng dalaga subalit maraming mamimili sa paligid. Ah, talaga? Congrats, Miguel! Maiksing komento lang ni Candace at tumilikod na para hanapin si Michelle pero hinawakan ito sa braso ni Miguel. Candace, sandali lang. Mag-usap naman tayo. Hindi ka ba masaya na I named this mall after us? Ano namang kailangan nating pag-usapan, Miguel? Matagal ka nang nawala at hindi nagparamdam after akong ipahiya ng magulang mo. Inasahan ko na ipaglalaban mo ko pero wala kang ginawa. Because I worked hard for us in silence, baby. For us. Nagsarili ako ng negosyo para hindi na ako pakailaman ng parents ko, Candace. Ginamit ko ang ipon ko at inana from my late great-grandfather to build my own business. Hindi lamang kita mapuntahan dahil nagsisimula pa lang ang negosyo ko. Gusto ko sana kausapin ka at puntahan kapag okay na ang takbo ng negosyo ko. Pero dahil nandito ka na rin lang, sasamantalahin ko na ang chance na to na mag-usap sana tayo, Candace. Mahabang paliwanag ni Miguel. Ano pa bang dapat mong sabihin? Sinabi mo na, di ba? Well, nung huli tayong magkasama, nag-propose ako sa'yo. Hinadlangan naman ng parents ko at nasaktan din ako doon, babe. Sinabi ko sa sarili ko na babalikan kita at haharapin kapag kaya na kitang ipaglaban at panindigan. Ngayon na may sarili na akong negosyo at hindi na ako nakapisan sa parents, hindi na nila ako pwedeng pakailaman pa sa gusto ko. Nagsumikap ako para sa'yo, Candace. Para sa atin. Para sa akin? Oo, Candace. Ganun kita kamahal. Ngayon nakakatayo na ako sa sarili kong mga paa. Maaari mo na ba akong pakasalan, baby? Mapupungay ang mga mata at malambing na tanong ni Miguel sa nobya. Magkatitigan sila at halos hindi na nga kumukurap. Hindi makapagsalita si Candace. Hanggang sa bigla na lamang lumuhod si Miguel sa harapan ng dalaga. Nagulat si Candace at biglang pumalibot sa kanila ang mga manonood na mamimili at mga sales staff. Tila ba panandali ang tumigil ang mundo ng mga sandaling iyon. Hindi ko dalang singsing ko, babe. Hindi ko naman akalaing magkikita tayo ngayon pero itutuloy ko na rin, Candace. I want to ask you, baby. Will you marry me? Uy, ano ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao dito. Tumayo ka nga dyan, nakakaabala tayo sa kanila. Kilig na saway ni Candace sa nobyo. Hindi ako tatayo dito, Candace, hanggat di ka sumasagot. Pamilya ko lang naman ang naging problema natin dati, hindi ba? Wala naman tayong problema. Ang kasalanan ko lang ay hindi ako nagparamdam sa'yo habang hinaharap ko ang future natin. Pero wala namang nagbago. Mahal pa rin kita, Candace. Ikaw ba? Hindi mo na ba ako mahal kaya ayaw mo kong lumuhod at alokin ka ng kasal? Siyempre mahal pa rin, Miguel. Mabilis na sagot ni Candace. If that's so, will you marry me, Candace Magtibay? Muling tanong ni Miguel. Oo na nga, pakakasalan na kita. Mahal na mahal pa rin kita, Miguel, pero tumayo ka na dyan, please. Daming tao, nagvi-video pa sila. Natatawa na kinikilig na sagot ni Candace. Agad tumayo si Miguel at niyakap ng mahigpit ng nobya. I love you so much, Candace. Namiss kita ng sobra-sobra. Lahat ay kaya kong gawin para sa'yo. Mahal na mahal din kita, Miguel. Salamat sa sakripisyo para sa ating dalawa. Buong akala ko, hindi na ito mangyayari pa. Let's go, baby. Samahan mo ako sa bahay natin. Isusuot ko sa iyo ang singsing mo. Ha? Teka lang, si Michelle may iwan. Okay lang, beshi! Gora na para sa happiness! Chikahan na lang tayo mamaya. Congrats sa inyo, ha? Alam nyo na, abay ako sa kasal nyo. Biglang sabat ni Michelle sa kanila na kanina pa silang pinapanood. Abay ka talaga, Michelle. Nag-iisa kang best friend itong mahal ko eh. Paano? Maiwan ka namin, ha? Okay, sige. Pero wag muna kayo mag-honeymoon, ha? Save the date para mas exciting! Naghalakakan silang tatlo bago masayang umalis ng mall sina Candace at Miguel. Agad pinlano ni Miguel at Candace ang kasal nila. Nag-resign na rin sa trabaho si Candace. Tinulungan na lamang niya sa pagkapatakbo ng sariling shopping mall si Miguel. Pinauwi na rin niya ng Maynila ang kanyang lolo upang siya na ulit ang mag-alaga dito. Minsan ay nakikilala pa rin siya ng lolo niya at naipapahayag nito ang saya na ikakasal na siya sa mahal niya.
ang mga magulang ni Miguel ay tutol pa rin na maikasal si Candace kay Miguel, pero wala nang magawa dahil may sarili ng buhay si Miguel at kaya namang tumayo sa sariling mga paa. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang kasal. Masaya si Miguel pero may parte sa puso nito na malungkot sapagkat wala ang mga magulang nito. Hanggang sa uli ay hindi pa rin ibinigay ng mga ito kay Miguel ang suporta at blessing na nais nila ni Candace. Nang matapos ang kasal ay nagtuloy na sila sa reception. Habang kumakain sila ay hindi inaasahan na dumating ang mga magulang ni Miguel. Mama! Papa! Gulat na sambit ni Miguel pero naroon ang saya at ngiti sa labi. Miguel, iho, pasensya ka na at hindi kami umabot sa kasal mo. Kadarating lang namin from America, pero at least sa reception ay umabot pa rin kami. Mahinahong sagot ng ina ni Miguel nang makalapit sa bagong kasal. Hindi na ho kayo galit na pinakasalan ko si Candace? Ma, pa? To be honest, ay nagtampo kami ng papa mo pero, iho, we are very proud of you. Nanindigan ka sa gusto mo. Nagsumikap ka para patunayan ang sarili mo at ipaglaban ang pagmamahal mo kay Candace. Ibig sabihin ay maganda talaga ang pagkapalaki namin sa iyo at wagas ang pag-ibig mo sa asawa mo. Hindi mo kami susuwayin kung hindi mo siya ganun kamahal. Mahal ka namin anak, kaya masaya na rin kami para sa iyo. Asahan mong mula ngayon ay nakasuporta na kami sa iyo. Bumaling naman kay Candace ang donya. Welcome to our family, iha. Sana ay alagaan mo ng mabuti ang anak namin. Mahal ka niya at sana ay mahalin mo rin siya ng lubos. Nakangiti nitong dugtong. Mahal na mahal ko rin po si Miguel. Makakaasa po kayo na mamahalin at aalagaan ko po ng maayos ang anak ninyo. Salamat po at nakarating kayo sa kasal namin. Nagbeso-beso sila tanda ng pagkasara ng dating alitan at tampuhan at pagbubukas ng panibagong simula at samahan bilang isang pamilya. Ilang buwan matapos ang kasal ay nagbuntis na si Candace at nanganak ng isang magandang baby girl. Tinutulungan siya ng ina ni Miguel na mag-alaga ng sanggol. Kumuha naman sila ng private nurse na tutulong mag-alaga sa lolo ni Candace. Nang lumaki-laki na si baby Beatrice, ay si Candace na ang namahala sa C&M Shopping Mall at si Miguel naman ay nagbukas ng isang malaking restaurant na isa rin sa pangarap ni Miguel na negosyo. Nag-resign na rin si Michelle sa trabaho at kinuha ng mag-asawa na manager sa C&M Supermall. Tunay nga na kayang magbago at magsumikap ng isang tao sa ngalan ng pag-ibig. Ipinaglaban ni Miguel ang pagmamahal niya para kay Candace. Nagsumikap siya at tanindigan para lamang hindi na mahadlangan ang kanyang pamilya ang pagmamahalan nila ni Candace. Sa bandang huli, pati ang mga magulang ni Miguel ay sumang-ayon na sa kanilang pagmamahalan sapagkat nakita ng mga ito kung paano naging mas mabuti at mas masikap na tao si Miguel nang dahil sa pagmamahal kay Candace. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless!